Dahil ang glaucoma ay dulot ng matinding pressure sa mata, narito ang ilang natural na paraan upang maiwasan ang buildup ng eye pressure. Una, iwasan ang mga pagkaing mataas ang sugar content, gaya ng white rice, tinapay, tsokolate, cereals, flavored drinks at iba pa, lalo na sa mga taong may diabetes, obese at may high blood pressure. Dahil kapag mataas ang blood sugar levels, tumataas din ang insulin levels na nagre-resulta sa high blood at high eye pressure. Pangalawa, sundin ang disiplina ng proper hydration. Ugaliing uminom ng 1 hanggang 2 basong tubig kada oras upang hindi manuyo ang mga ugat sa mata. Pangatlo, kumain ng vitamin A, lutein at omega-3 rich foods gaya ng spinach, carrots, broccoli, kalabasa, egg yolk at salmon upang manatiling healthy ang mata. Pang-apat, protektahan ang mata. Magsuot ng sunglasses kung lalabas sa matinding sikat ng araw. Magsuot ng goggles kung magmamartilyo o magwe-welding. Gayun din kung magbibisikleta o magmomotor at iba pang kaugnay na gawain. At panghuli ay ipahinga ang mata. Kung madalas nakababad sa computer, TV o cellphone, sundan ang 20-20-20 rule. Every 20 minutes, tumingin sa anumang bagay na 20 feet away sa loob ng 20 seconds. Dalasan ang pagkurap ng mata upang hindi manuyo at iwasan ang pagkuskos. Huwag na huwag babasain ang mga mata kung pagod o puyat. Pinapayo din ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Eye Drops upang makatulong sa rehydration ng mata. Maglagay ng 1 to 2 drops per eye at ipikit sa loob ng 60 seconds upang maabsorb ng mabuti. Sa atin pong tinanggap na happy kapatid message, sabi niya, "Dear Dr. E, nakabuti naman po sa aking malabong mata ang Healing Eye Drop. Patuloy po ang paggamit ko nito. May tanong lang po ako, pwede po ba ito sa nagpupuyat at ilang beses po dapat magpatak sa loob ng 12 hours? Night shift po kasi lagi ang work ko. Thank you, Doktora, and more power. Si Odilon de Jesus." Maraming salamat, Odilon. Pero mas maganda, hindi ka lagi napupuyat. Kung makakahanap ka sana ng trabaho na day shift ka na, mas maganda yon. But then anyway, ang pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops, kung maraming discomfort, pwedeng every hour ang pagpapatak nito. At minimum naman ng 4 times a day. Okay? Sana ay makatulong ang Healing Galing Eye Drops sa'yo, Odilon, ha? Samantala, dito naman po sa ating healing mission, kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners mula sa Healing Galing Pampanga Outlet. Nandito po si Ate Gemma Sandoval. Mula naman sa Healing Galing Quiapo Outlet, si Ate Jessica Lopez ay kasama natin. At mula sa Healing Galing Taguig Outlet, si Ate Raquel Razalan ay narito rin po para sa pag-aasikaso sa ating mga pasyente dito sa loob ng studio. Dito naman po sa ating healing katanungan, ang sabi sa unang tanong, "Good morning po, Doktora. Papacheck po sana ang mother ko. May polar cataract po siya, ayaw po magpa-opera. Need ko lang po malaman kung saan at kailan pwedeng magpa-check up sa inyo. Salamat po si Jocelyn ng Cainta, Rizal." Jocelyn, ang pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa inyong lugar ay sa Healing Galing Angono Outlet, no? Pwede mong puntahan ang outlet ni Ate Nora Palangka at nandito ang kanyang contact number para makapag-set ka ng appointment sa kanya, okay? I'm sure ibibigay din at ipapayo ni Ate Nora Palangka para sa mother mo ang pag-iwas sa lahat ng usok sa holistic approach ng paggagamutan natin. At syempre, yung Healing Galing Eye Drops, yung herbal vitamins B1, B6, B12 para sa mga ugat ng mata, at lalo na sa gabi ay yung gentle massage ng Healing Galing Oil sa mata, no? Papuntang sintido, ayan, papunta sa may anit ng ulo. At panoorin mo ang kwentuhan namin ng ating panauhin sa umagang ito para maikwento mo kay mother o ipanood mo kay mother, kasi napakagandang paggaling ng mata ang i-discuss at pag-uusapan natin mamaya, okay? I-insta shot na ang reseta ni Doktora.
Samantala, may isa pa po tayong hiling katanungan. Sabi niya, good AM po. May kaibigan po ako na may kuliti ang kanyang mata. Matagal na, mga ilang buwan na, pero nandun pa rin po yung kuliti. Ginamot na niya po ito pero wala pa rin nangyayari. Minsan po sumasakit daw. Sana po mapansin ninyo ang mensahe ko. Salamat po. Si Salen, si Salen, ang pagkakaroon ng kuliti ay singaw ng init sa mata. Check mo sa kanya, no, kung madalas ba siyang napupuyat. Siyempre, iinit ng iinit doon sa mata kasi hindi natin na ipapahinga. Dapat maaga ang tulog, at least 8 hours ang sleep makumpleto niya, no? Tapos kailangan niya ng proper hydration. Pag-inom ng 1 hanggang 2 basong tubig oras-oras, at huwag kalilimutang maligo araw-araw, no? Maraming makakatas na prutas at masasabaw na ulam. Makakatulong yan para ang kanyang kuliti ay hindi na pabalik-balik. At sasabayan natin sa ating holistic approach ng pagpapatak ng hilinggaling eye drops, 1 to 2 drops bawat mata, no? Pwedeng hourly, pwedeng minimum ng 4 times a day. At sa bahay naman, bago matulog halimbawa na, iwa-warm compress niya yung mata. Pwede kung nag-tsa-tsaa siya at meron siyang tea bag na mainit-init, pwedeng yun ang idadampi-dampi sa mata na pang-warm compress habang nakapikit yung affected area. Pagkatapos ng matagal-tagal na application ng warm compress ay hahaplusan din ang hilinggaling oil mula sa mata papuntang sintido, papuntang anit ng ulo. At later on, mapapansin niya kasabay ng hydrating diet, no, ay mawawala na yung kuliti na yon. Okay? Sana ay makatulong ang aking payo sa Len. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. Dito naman po sa mga nag-aabang sa ating mga tampok na hiling halaman, nandito po ang Rosas de Japon o ang Chrysanthemum. Kilala po natin ang chrysanthemum bilang isang ornamental plant, pero marami din po itong mga healing benefits. Ginagamit po ito para magamot ang panlalabo ng mata, ang pagkahilo, ang mataas na kolesterol. Ganun din po ang alta presyon at iba pang mga impeksyon sa katawan. Ang ginagawa po ng iba, pinupuno ng bulaklak at dahon ng chrysanthemum ang una na kanilang tinutulugan upang mapagaling ang kanilang mga sakit. At ang pinakuluan pong dahon at bulaklak naman nito ay pinanggagamot sa sakit sa tiyan, parang ginagawa pong tsaa. Ang kulay puti po na chrysanthemum ay sinasabi ring nakakapagpabagal sa pagputi ng buhok. Ang isa pang tampok na hiling halaman po natin ay ang Balbas Bakiro o Spiny Bitter Cucumber. Ang Balbas Bakiro po ay tinatawag na fruit from heaven sa Southeast Asia dahil pinaniniwala ang ito po ay pampahaba ng buhay, pampaganda ng kalusugan at pampalakas ng katawan. Ito po ay isang uri ng gumagapang na halaman na maraming dahon. Ito po ay napag-alamang may taglay na mataas na antas ng beta-carotene at lycopene na pawang mga nutrients po na pampahealthy ng ating mga mata. Mahusay po ito ganun din sa ubo. Pwede rin po sa hemorrhoids o almoranas. Sa liver at spleen disorders ay nagagamit din po ang healing powers nito. Ganun din sa pagtanggal ng lisa sa ulo at pampatubo ng buhok at panglunas sa nanunuyong mga mata bilang eye drop. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 4. Kung kayo'y may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa questions@healinggaling.ph o mag-post sa Healing Galing Official Facebook page. Maaari ding magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd Floor, 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya'y mag-text sa Healing Galing Hotline, number 0921-445-0355. At antabayanan ang sagot ni Dr. E sa Healing Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 na umaga, at tuwing Linggo, alas 10 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 na umaga, at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 na umaga.
at sa TV5 with Dr. Ian Chef Jeremy, alas 7 hanggang alas 8 na umaga. Paunawa, maaring basahin ni Dr. E sa radyo o telebisyon ang mga katanungang inyong ipinapadala sa Facebook, SMS, email at snail mail. Kung hindi po ninyo nais ma-broadcast ng inyong tanong, larawan o pangalan, mangyari po lamang na banggitin ninyo ito sa inyong inquiry. Maraming salamat po at happy healing! At ang tawag natin dito ay Eggs-ited! Liver pate deviled eggs, pero heavenly ang sarap at sustansya. Exciting, di ba? Excited ka na ba sa bagong recipe ni Chef Jeremy? Samahan sila ni Dr. E. Subaybayan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Year 4.